Ng araw po, Dr. Willie Ong. Ang tips ko ngayon, paano tayo makaiwas sa COVID, meron pong bagong pag-aaral. Medyo ina-adjust natin yung mga tips para sa inyo. Ayon dito sa mga bagong pag-aaral, ang aircon posible magdala ng virus kasama ang COVID virus. Papakita natin mamaya. Pinaka-message ko lang po, basta sarado ang kwarto and closed space, may kasama kayo, naka-aircon kayo, mas delikado. Pero pag open ng space na sa labas, mas mahangin, mas ligtas kayo. Yan po ang pinaka-message natin. Para less chance kayo matamaan ng maraming virus at hindi maging severe yung sakit. Pag sarado yung kwarto, magkasama kayo, may aircon, ikot-ikot lang yung hangin dun sa loob eh. Di ba po, kung meron nga may bad breath, may hininga, maaamoy nyo. Pero pag open air, mas maganda. Pag open air, kahit nga meron may bad breath, di mo mahinga. Paano nga? Mas nasa labas, mas mahangin, mas ligtas. At pag open space din, mas napapatay ang virus. Dahil sa init at humidity ng Pilipinas, maswerte tayo dito. Pero pag nasa enclosed space ka, ay malamig, may aircon, mas matagal ang buhay ng virus. Mabilis din bumagsak ang virus sa open space sa lupa. 1 to 2 meters, babagsak na yan. Mas konti ang virus na papasok sa katawan natin sa open na lugar. Basta, physical distancing lang po tayo. Marami na pag-aaral, pinapakita nila yung aircon at coronavirus. Yung mga dating epidemics kasi, nakita nila nasa enclosed space eh. Like sa cruise ship, di ba? Ang dami na hawa, enclosed. Doon sa Korea, doon sa isang Christian community, I'm sure enclosed space, kaya nagkakahawahan. Sa Singapore, sa dorm, sa loob, nagkakahawahan. At ang ayon sa pag-aaral ng libo-libong may COVID, 80% ng hawa nasa loob ng kwarto, nasa household, family members. Pag open space, mas safe ka. Ito po, isang pag-aaral, bago lang to. Nagkaroon ng COVID outbreak sa isang restaurant. Tingnan nyo po yung restaurant to. Ito yung mga lamesa sa restaurant. Okay? 83 katao kumakain. Ang may dala ng sakit, nakaupo sa table A. Nahawa niya ang B, A, tsaka C. Pero ito, hindi niya to nahawa lahat. So, nandito yung pasyente na sa table A siya, nagkasakit siya January 24, at tinrace nila lahat, chinek nila yung buong 83 katao, ang nagkasakit lang yung nasa table A, katabi niya, table B, table C. Lahat ng malayo-layo na, hindi na niya nahawa. Pero ang nagtataka sila, kasi nga, droplet dapat yung transmission, 1 to 2 meters, bakit lumampas dito? At bakit lumampas dito? So, ang explanation lang nila, most likely dahil sa aircon, nagre-recirculate yung air. You know? So, kung meron siyang hininga o ubo na nadala ng aircon, kaya lumayo. Kasi nga, enclosed space eh. Ang init may connection po sa buhay ng virus eh. Swerte lang tayo sa Pilipinas, 32-33 degrees, so aabot tayo banda rito. 2 days lang patay na yung virus. Pero sa mga malalamig na bansa, 14 days, 22 degrees, hindi pa ito masyado malamig. 14 days ang buhay ng virus sa mga gamit o sa mga hahawakan. Ang hirap nun, mayroon 14 days siya nandun. Sa mas malamig pang bansa, more than 14 days. Tayo sa Pilipinas, open air, mainit, 2 days lang, patay na. Kaya nga yung kaso natin, kahit papano, hindi kasing dami doon sa kumpara sa malalamig na bansa. So, anong paano natin ito ma-apply sa buhay natin? Kung nasa palengke kayo, mas okay itong open space, you know, open air. Basta maglayo-layo lang yung mga tao. Ito po sa motorcycle, safe po yan kasi malayo siya. Tsaka open space, more than 2 meters. Sa mga bus, dapat tama po to, open window, huwag mo na mag-aircon. Pero ang layo, dapat 1 to 2 meters. Siguro mga 1/3 lang ang tao dapat nasa loob. Pag sa kotse, kung kasama mo ang misis mo, magkasama naman kayo sa kwarto, pwede kayo magsarado ng bintana, mag-aircon kayo. Pero kung meron kayong kasama sa kotse na ibang tao, maganda open air. Ito rin po, sa jeep, open air. Basta mas konti lang ang sasakay. Siguro kalahati lang sasakay, basta 1 to 2 meters away. Kung tricycle man, para sa akin, basta malayo-layo lang sila, nakamask sila, nag-iingat, open air naman. Tingin ko lower na rin ang risk niyan mahawa para magamit na natin itong mga sasakyan natin. Ito po, construction worker, open space, safe po yan. Nag-exercise, safe po yan. Tulad na sinabi ko, 80% ng hawa ng COVID sa loob ng kwarto, sa household. Sa mga open space, maliit ang chance ng hawa. Kasi po open siya, explain ko sa inyo.
Palagyan natin ito yung virus. Okay? Ito yung mga sample ng virus. Ito. May ginawa kami ni Doc Lisa. So, pa nasa loob ka lang ng isang kwarto, kayo lang, humihinga ako, naglalabas ako nito, mabilis mapunta sa kanya. Paano nandito lang kami? Nandito lang kami. Pero kung lalabas ako ng bahay, nasa open space, ipapasabog ko to lahat. Pag pinasabog ko to, konti-konti, may lilipad dito, may lilipad dito. So, kung malalanghap mo man siya, sa open space, konting-konti lang papasok sa'yo. Pero kung nasa loob ka ng isang kwarto, walang pupuntahan to. Kausap mo siya ng 30 minutes, hinga kayo ng hinga. Di, ang dami na pasok. Ang daming load. Mas maraming virus papasok sa'yo, posible na mas severe yung sakit mo. Pero kung open air, konti lang papasok, eh mas malamang kakayanin ng katawan mo. Kaya nga tulad nga sa example ko, kung meron nga may bad breath, merong umutot, basta close space, maamoy mo eh. Pero pag sa open space, sa basketball court, hindi mo maamoy. Kasi nga open space, mas nadidissipate yung virus. At mas patay yung virus, mas mainit, mas humid. Close space, aircon, mas gusto ng virus yung malamig at low humidity. So ito po, low risk ito. Ito yung mga, okay yan, mag-isa. Mainit, open air, yan, safe po yan. Ito, very safe. Hindi siya makahawa, hindi rin siya makakahawa. Paano nga, 1 to 2 meters lang eh. Kung may virus man, hanggang dyan lang yan eh. Summary po, basta close room, mas delikado. Kasi nga, ikot-ikot yung hangin, na dun lang kayo mga tao. Pero pag open space, nasa labas, mas mahangin, mas ligtas. Ito na po magiging new normal natin sa trabaho. Siguro, pag sa restaurant, sa labas, mas safe. Diba? Kung may meeting, sa labas, mag-safe. Kung may school man, dapat bukas ng bintana, mas malayo, mas mahangin, mas safe. God bless.